Di ba maganda ang buhay at maganda ang mundo at maganda ang sanlibutan kung lahat ng tao ay mapagkakatiwalaan? Yung kahit di mo siya kilala ay tiwalang-tiwala kang hindi ka mananangkawan, hindi ka madudukutan. O kahit magpakilala kang kilalang-kilala ka, tiwalang-tiwala ka rin, hindi ka sisiraan, hindi ka tatraidorin. Di ba maganda yung buhay sa buong mundo na walang naninira, walang nagchichismis, walang nagsisinungaling, walang gumagawa ng maling kwento laban sa isa't isa? Di ba maganda yung buhay na hindi mo kailangan palaging lumilingon ka sa likod kasi baka may sumaksak sa'yo sa likod? Yung kahit Queen of England or Pope or President, hindi mo kailangan ng security guard kasi ang buong mundo ang magtatanggol sa'yo. Ang ganda ng ganong buhay. Pero alam natin na hindi ganoon ang buhay. Alam natin na hindi ganoon ang buhay at hindi kaganda ganoon ang buhay sapagkat marami sa atin ay ayaw nang magtiwala. Marami sa atin ay basag na basag ang tiwala sa kakilala, sa hindi kakilala. Marami sa atin ay namumuhay ng takot sapagkat baka manakawan, baka traidorin, baka saksakin ng patalikod, baka gawa ng maling kwento, baka kasuhan, baka patayin. Mapagkakatiwalaan pa ba natin ang ating kapwa-tao? At dahil hirap na hirap tayo magtiwala, ay hindi ba ninyo napapansin, pataas ng pataas ang nasisiraan ng isip. Pataas na pataas ang depression at dumadaming nagsusuicide kasi hindi na tayo marunong magtiwala, naghahanap tayo ng pagkakatiwalaan, subalit wala na tayo makita. And if we cannot trust anyone anymore, we will go crazy. And this world is going to go crazy. Sabi ng Ebanghelyo sa araw na ito, dapat lahat tayo mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan sa maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay, mapagkakatiwalaan kung walang nakakakita, mapagkakatiwalaan kahit nakikita ng lahat. Pero paano? Paano kung wala ka ng mapagkatiwalaan? Ang aking tanong ay susundan ko pa, sasagutin ko ng isa pang tanong. Naghahanap ka ng mapagkakatiwalaan at parang wala na. Naghahanap ka ng paniniwalaan pero parang lahat sinungaling. Naghahanap ka ng susundang halimbawa pero parang lahat balat kayo, may tinatago, may hypocrisy, may pagkukunwari. Paano na? Ang tanong ay, ikaw, mapagkakatiwalaan ka ba namin? Ako, mapagkakatiwalaan ba talaga ako? Na wala akong kahit katiting na hypocrisy sa aking himay-may ng buhay. That I do not have a grain of hypocrisy, that I have never lied, I have never gossiped, I have never struck somebody's reputation, I have never destroyed somebody with fake news, that I have never passed gossip. Pwede ko kayang sabihin na hindi ko nagawa ito ng buong buhay ko. At ako na rin ang mangunguna sa pagsagot, wala. Sapagkat lahat tayo ay hindi mapagkakatiwalaan. Lahat tayo ay mayroong pagkukunwari, may pagbabalat kayo. Lahat tayo ay mayroong sarap na nararamdaman kapag pinagkukwentuhan ng ibang tao.
Lahat tayo ay mayroong sarap na nararamdaman sapagkat kahit hindi ka gumaganti, ay nahihirapan yung nagpahirap sa'yo. At kahit di mo sinasabi dahil magalang ka, sa bulong mo, sinasabi mo, buti nga. Ang tanong, mga minamahal kong kapatid, sino na ba ang mapagkakatiwalaan? Mayroon pang mas mahalagang tanong kaysa doon. Ako, mapagkakatiwalaan ba ako? At ang sagot, mga minamahal kong kapatid, kung gusto nating dumami ang ating mapagkakatiwalaan, ay simulan mo sa iyong sarili na maging mapagkakatiwalaan. Dalawang salita na sana ay tandaan natin upang tayo ay maging kapanipaniwala. Ano yon? Kabuuan ng kabulukan. To totally surrender your skeletons in the closet. To totally surrender your dark secrets. To totally surrender and be exposed and be vulnerable and yet still trust. The reality, my dear brothers and sisters, is at the back of our minds, we are afraid to tell who we really are because we are afraid that if I will tell you who I really am, you would stop loving me. That if I would tell you who I really am, you would not trust me anymore. That if I would tell you who I really am, then you will drop me and leave me, and I cannot endure it. We all have hypocrisy in us. We all have lies in us. We all have the tendency to destroy one another, to gossip against one another. And if the question is, who else can I trust? The more important question is, am I trustworthy so that I can add to the list of trustworthy people in this world? But if we have not been trustworthy, if we have not been totally honest, if we have not been courageously honest, if we have not been selflessly generous with who we really are, then it is understandable this world is going to be less and less trustworthy because trust begins with me. Kaya pa ba nating magtiwala? Sino pa ba ang mapagkakatiwalaan dito? Sino pa ba ang hindi traidor, hindi sinungaling, hindi nagkukunwari? Sino pa ba ang walang lihim na masama na hindi itinatago? At sino pa ba ang hindi nagkukwento ng lihim na masama ng ibang tao? Kung hindi natin masagot, sapagkat parang wala na nga, ang sasabihin lang ng Panginoon sa atin ay, kaya wala ka ng mapagkatiwalaan, ay sapagkat ikaw din ay hindi mapagkakatiwalaan. If you cannot find trustworthiness, be trustworthy and trust will spread. If we cannot find somebody to trust anymore, be the trustworthy person for somebody and let us create ripples of trustworthiness, ripples of goodness in this world. Mapagkakatiwalaan ka ba? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, ngayon na ang simula para maging mabuting katiwala. At ngayon na ang simula para isa't isa sa atin ay magsimulang maging mapagkakatiwalaan. Huwag ka nang maghanap sa labas. Huwag ka nang maghanap sa katabi ng taong hindi mapagkakatiwalaan o mapagkakatiwalaan. Ang tanungin mo sa salamin, mapagkakatiwalaan ba ako?